tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ikaw kasi, pati tuloy ako na damay sa'yo. Huwag mo na nga akong sisihin. Ang mabuti pa, mag-isip na lang tayong paraan kung paano tayo makakapasok na muli sa klase natin kay Sir. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Sir? Hindi tayo makakapasok sa klase niya hanggat hindi natin dinadala ang mga parents natin. Naniwala ka naman. Kunwari lamang niya yun. Ano tayo, mga high school students? Eh, paano kung hindi pupunta ang mga magulang natin? Oh, di ilalabas ko ng huling baraha ko. Baraha? Na ano? Basta, makikita mo. Sa susunod nating klase, nasa loob na tayo pareho ng klase niya. Hmm? Niyabang nito? Wala ngang nagawa ang beauty boy nang punitin niya ang test papers natin sa loob ng classroom eh. Hiyang-hiya kaya ako noon. Ito naman, kung magsalita, akala mo kung siya lang ang nagpapakopya sa akin, hindi ba pinapakopya rin kita? Eh, paano yan? Di na tayo pinag-exam ni Sir. Anong gagawin natin? Ikaw kasi, nangupyak-mupyak ka pa eh. Huwag mo nga akong sisihin, pinapakopya din kita eh. Oo nga, pero tingnan mo ang nangyari. Anong gagawin natin ngayon? Kinapture ni Sir yung test booklet natin. Pinunit pa sa harapan ng klase. At ang pinaka-problema ay kung paano natin sasabihin sa mga magulang natin na kailangan nilang sumama sa atin para makipag-usap sa kanya. Hindi yun tututuhanin ni Sir. Maniwala ka sa akin. Ang mabuti pa, tulungan mo akong mag-isip ng paraan kung paano tayo makakapasok ulit sa klase ni Sir. Ano ngang paraan? Ano gagawin natin? Siguradong magiging incomplete ang grades natin yan kung hindi tayo makapag-retake ng exam. Oh, nasaan ang sinasabi mong kikindatan mo lang si Sir eh, solve na ang problema natin? Saan? Hinahamon mo talaga ko, no? Sige, patutunayan ko sa'yo na kaya ko si Sir. Ano? Naniwala ka na sa akin? Heto na! Nakapasok na tayo sa klase ni Sir. At heto na, papalabas na tayo nang walang man lang siyang sinasabi sa atin. Sabi ko sa'yo eh, style lang yun ni Sir. Pero may ginawa nga ba kay Sir? Wala! Hindi ba sabay lamang tayong pumasok kanina? Nakita naman tayo pareho, pero wala siyang sinabi. Nga no? Parang walang nangyari. Wala ka kasing bilib dito sa kaibigan mo eh. Ay, teka! Kamuntik kong makalimutan. Ang alin? May date ako ngayon. Alam mo kung sinong ka-date ko? Sino? Si Jason Santa Maria. Ano? Oo! Yung class ng bayan. Kaya tara na, samahan mo ko. Bakit mo ba ako niyaya dito? Nasaan ba yung kaibigan mo na kasama mo palagi? Bakit hindi sa kanya nagpasama? Niyaya ko nga siya kanina. Kaso, may last period pa pala siya ng alas 5. Kaya ikaw na lamang ang dinaanan ko sa workplace mo. Eh, ano ang gagawin natin dito sa park na to? Halika na! Tingnan mo ang palubog ng araw! Sadali lang ate. Alam mo ba kung sino ang katagpo natin ngayon? Sino? Si Jason Santa Maria. Ano?
Si Jason Santa Maria na sinasabi mong crush ng bayan? Sigurado ka? Oo, ate. Eh kung siya ang katagpo mo ngayon, bakit wala pa siya hanggang ngayon? Anong oras bang usapan ninyo, ha? Alas 5. Ano? Alas 5? Tingnan mo nga ang oras, mag-aalas 6 na. Pero hanggang ngayon wala pa. Siyempre naman, no? Sikat na basketballista yun. Siyempre, busy pa yun sa mga fans niya. Hindi kaya niloko ka lamang ng taong yun? Hindi, no? Nasa itsura ko ba ang lolokohin lang ng isang lalaki? Pero sikat na basketballista yun. Napapaligiran niya ng magagandang babae. Kaya mabuti pa, umuwi na tayo kasi naghihintay na sina inay at itay. Sandali lang, ate. Bigyan pa natin siya kahit 30 minutes at saka na tayo uuwi kung talagang wala siya. Bahala ka na nga. Gabi na ah. Wala pa yung dalawang anak mo. Ay, iwan ko ba sa dalawang yon? Dati-rati eh, naririto na silang dalawa pa ganitong oras eh. Hindi kaya naglakwa siya na ang dalawang yon? Ay, hindi naman siguro. Ah, teka, may humintong tricycle. Sila na yan siguro. Oh, bumaba ka na at pakainin mo na sila, pero pagkatapos kumain eh, yayain mo sila dito sa kwarto. Eh, bakit? Bakit? Anong bakit? Tatanungin mo pa ba kung bakit? Natural. Tatanungin ko sila kung bakit sila ginabi. Eh, pwede bang ako na lang kakausap sa kanila? Eh, teka, ang mabuti pa, matulog ka na at ako na ang bahala sa dalawang yon. Ba kayo ginabi, ha? Aba eh, pareho na kaming nag-aalala ng itay niyo, ah. Eh, kwan kasi, inay? Galing po kami ng library, inay. Kaya kami ginabi. Library? Ah, opo, inay. Eh, final na po namin bukas. Kaya nag-review kami ni ate sa library. Eh, totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo, Lane? Opo, inay. Galing po kami ng library, kaya po kami ginabi. Ganun ba? Akala ko kung saan na kayo pumunta eh. O sige, kumain na kayo at nang makapagpahinga na kayo. Eh, kailangang maaga kayong matutulog ngayon para maaga rin kayong magigising bukas ng umaga. Kita mo, ate, sinasabi ko nun sa'yo eh, makakalusot tayo sa pagtatanong ni inay. Eh, yun ay kung walang makapagsasabi sa kanila. Nakita mo naman, hindi ba? Kaya relax ka lang. Hindi tayo mabubuking. Hindi nga tayo nabuking. Kaya lang, inindyan ka naman ang hinahangaan mong basketbolista. Lalaking yun. Mula ngayon, lilipat na lamang ko sa ibang team. Ayoko na ng team nila kung saan kasali siya. Ikaw naman kasi, naniwala ka kaagad. Eh alam mo, ang mga lalaking yan, manluloko. Yung mga ordinaryong mga lalaki na hindi naman sikat, eh nakapanloloko. Eh, katulad pa kaya niyang hinahangaan mong basketbolista. O at least, ipinakilala niya sa akin na manluloko siya. Ano? Ah,
wala pa rin ba ang kapatid mo, Lani? Mag-aalas 6 na ng gabi, ah. Nay, baka nasa library na naman yun. Lani! Itay, bakit po? Ano ba yung nababalitaan ko na nanood daw ng basketball game ang kapatid mo bago mag-exam? Totoo ba? Ho? Hindi ko po alam, itay. Ang mabuti pa, siya na lamang ang tanungin ninyo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, ito ba ang sinasabi mo? Na ikaw ang bahala? Kala ko ba wala na tayong problema? Eh ano tong pinapagawa sa atin ni Sir? Pinapagsubmit tayo ng 5 book report sa loob lamang ng 2 linggo? Pwede ba yun? Mabuti na yun ang ipinapagawa sa atin ni Sir. Kesa, papuntayin natin ang mga magulang natin dito sa school. Oh, hindi ko na nag-imit dyan. Alin ang pipiliin mo? 5 book report o dadalhin ang daddy at mami mo at sa kakausapin ni Sir dito sa school? Eh, syempre. Mas gusto ko ng 5 book report ang gagawin natin kaysa papuntahin ang mga magulang natin. Tama! Eh, kaya lang, kaya nating ipasa ang 5 book report sa loob lamang ng 2 linggo? Oo pa! May kakilala ko na tumatanggap ng book report, kaya lang sa tamang presyo. Ika nga. Kau kasi, pati tuloy ako nadamay sa'yo. Ito naman, paulit-ulit na lang ang panunumbat sa akin. Eh, solve naman ang problema natin eh. Ang gagawin lamang natin ay puntahan yung sinasabi ng mga schoolmates natin na nagpapabayad para gumawa ng mga book reports. Alam mo, napapansin ko, madalas ka nang gabihin ng uwi ngayon. Ate, malapit na ang semestral break. Kaya kung ano-ano ang pinapagawa sa amin sa klase. O sige, naniniwala na ako sa'yo. O sige, napatayin mo na yung ilaw para makatulong na tayo. Oh, ano ba ginagawa mo? Itex ko lang yung kaklase ko. Tatanungin ko kung tuloy yung field trip. Field trip? Anong field trip na naman yan? Si ate naman. Parang hindi naranasan ang sumama sa field trip ng kolehiyo pa. Oo, alam kong bahagi nga ng school curriculum ang field trip na yan. Pero, basta, huwag kang hihiwalay sa grupo ninyo. Kaso sa sinabi mo eh, may plano na kayo ng mga kaklase mong hihiwalay sa grupo ninyo. Kaya hindi pwede yan. Kasi nga, hanggang sa loob lamang kami ng siyudad ng Baguio. E paano naman yung ibang dinadagsan ng mga turista? Tulad ng Strawberry Farm sa La Trinidad Binket. Hindi namin mapapasyalan kung mananatili kami sa grupo. Pero Irish, mapanganib yung iniisip mo. Hindi mo pa kabisado ang pasikot-sikot sa Baguio. Huwag kang mag-alala, ate. Dahil si Johnny na best friend ko, ang siyang magsisilbing tourist guide namin. Dahil maraming beses na siyang nakapunta sa Baguio. Kuyo, please, ate. Huwag mo ko isumbong kina Itay at Inay. Ewan ko sa'yo. Miss, pwede bang sumama sa inyo? Ang gaganda nyo kasi. Magkikita tayo. Ayan, tinagan mo, Miss.
Iris, ano raw? Ewan ko. Huwag mo nang pansinin. Dalian mo na ang maglakad. Iris, natatakot ako eh. Baka kung anong gawin sa atin ng lalaking yan. Dalian na natin kasi ang maglakad. Nasaan na kasi tayo? Bakit kasi humiwalay pa tayo sa kanila eh? O ano ngayon? Di na natin alam ang babalikan natin. Huwag ka sabing magulo eh. Pati rin tuloy ako eh. Natataranta na rin. Ah, teka. Tinext mo na ba si Geraldine? Nasaan daw siya? Di pa nga siya nagtitext sa akin eh. Wow, mga napipintas niyo balasan. Magkiamong kami dato, kaduha. Hindi ko naintindihan ang sinasabi nila. Ay, mga Tagalog pala ito. Oh, mga ito. Oh, sabi ko, pwede po magkipagkilala sa inyo. Mga Tagalog pala mga ito. Ang sabi ko, kung pwedeng magkipagkilala sa inyo. Oo, kung nga pala si Bogard. Nako, inunahan mo pa ako talaga. Mga miss, baka may tutulong kami sa inyo. Pasensya na, pero nagmamadali kami nitong kasama ko eh. Napapansin ko kasi, ikot kayo ng ikot. Ano bang hinahanap ninyo? Pwede ba kayong samahan? Matutulungan namin kayo. Excuse me, pero hindi kami nakikipag-usap sa mga estranghero. Aba, suplada pa lang isang do eh. Papayag ba kayo mga kasama? Na mga bisita pa? Ang bumabastos sa atin dito. Ha? E tagarito tayo eh. Turuan nga natin ang leksyon ng mga ito. Ha? Ay, ka nga! Apa! Bitiwan mo ako! Binabastos ko na eh. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitawan mo ang babaeng yan! Sir? Mabuti na lamang at dumating ako. Paano kung hindi ako dumating? Eh, pareho na kayong napahamak. Ano kasing ginagawa ninyo doon? Bakit kayo napunta sa lugar na yun? Abay, nahilo na kami sa kakahanap sa inyo. Eh, kuan po kasi, sir. Ayoko nang maulit ito. Maliwanag ba? Opo, sir. Kung gusto ninyong mapariwara, hindi sa oras na ako ang in-charge sa inyo. Okay, class. Yes, sir. Pack your things now. At lumapit na kayo sa mga kasamahan ninyo. At sabihin ninyong bumalik na sa nirentahan nating boss. At bumalik na kayo sa nirentahan natin. Uuwi na tayo. Ikaw naman kasi. Kasi ang pumatusok sa isipan mo at humibalay tayo. Eh, huwag mo akong sisihin, no? Kundi si Geraldine na nangako sa akin na hindi tayo iiwan. Iwan ko sa'yo? Kung bakit kasi naniwala ka pa sa kanya eh. Friend, pangako mo. Hindi makakarating ito kay ate, ha? Lalo na kina itay at inay. Oo. Basta rin, di mo rin sasabihin ang nangyaring ito kina daddy at mami ko. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga giliw namin tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madigdang,
Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Kaisara ng ating suyuan.